Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon uli ng ating Panginoon upang sama-sama tayong makapagpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Tuwing nagdiriwang tayo ng banal na misa, kasama natin si Jesus sa Sareno. Nagpapaliwanag ng Kanyang salita at nagbibigay ng Kanyang sarili upang katulad niya, tayo rin ay mabuhay ng walang hanggan. Ipagdasal natin na sa tuwing tayo nagsisimba, lalo nating nakikilala si Jesus Nazareno. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan
ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban, upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't-mula pa ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawang ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay.
at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay na Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang puon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya, kailanmay hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak. Sa balon na mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madaraba ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng iyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y
di mga bagay na nasisira o nauubos, pares ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos na gawin ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos at sa kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poong Jesus, aming hiling, kasulatay liwanagin, kami ngayoy pag-alabin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Lang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari doon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita daw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?"
at ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. Tumuloy na po kayo dito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam namin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipo ng 11 at ang iba pang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung papaano nila niyang nakilala ng paghati-hatiin niya ang tinapay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan natin, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Patuloy tayong nagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus sa Sareno at sa ating pagtitipon, lalo na sa banal na misa, lalo tayong sinasamahan, kinakausap ng ating Panginoon upang lalo natin siyang makilala, upang lalo nating mabahagi sa Kanya ang buhay na walang hanggan. At tayong lahat narito ngayong gabi dahil tinawag tayo ng Diyos, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin po ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Siguro nga po sa atin ay napakadaling ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Ngunit sa mga unang alagad, hindi ganoon kabilis at kadali na paniwalaan nila na nabuhay na mag-uli si Jesus. Sapagkat kitang-kita nila ang pagdurusa ni Jesus. Kitang-kita nila nung pasan-pasan ni Jesus ang krus at pinagkaisahan siya ng mga tao. Kitang-kita nila nung ipinako sa krus si Jesus. Kitang-kita nila nang nalagutan ng hininga si Jesus sa krus. At tiyak na tiyak sila, inilibing si Jesus. Kaya nga't nang mabalitaan nila na muling nabuhay si Jesus, hindi ganun kabilis paniwalaan ng lahat. Sa katunayan, nagparamdam na si Jesus sa ibang mga alagad,
hindi pa rin sila naniwala. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo ngayon, may dalawang alagad na umalis pa ng Jerusalem patungong Emmaus. Tinatakasan na nila ang samahan. Iniiwan na nila ang Jerusalem sapagkat para sa kanila, ang Jerusalem ay lugar ng pagkatalo. Akala nila, pagkasama nila si Jesus, wala ng problema, wala ng hirap. Akala nila, pagkasama nila si Jesus, masaya na ang buhay, masagana na ang buhay. Pero dahil nga nakita nila na matay si Jesus Nazareno sa krus, nakita nila ang paghihirap niya, nawalan sila ng pag-asa. At kahit na nagpaparamdam na si Jesus, hindi pa rin mabuksan ang kanilang mga puso. Hindi ho ba't pag dumarating sa atin ang paghihirap, ang matinding pagsubok sa buhay, napapatanong tayo, nasan nga ba ang Diyos? Totoo nga ba ang Diyos? Anong saysay ng aking pagdedebosyon? Kung hindi naman ako gumagaling sa kanser ko, anong saysay ng aking pagsisimba kung hindi naman ako matanggap-tanggap sa trabaho? Anong saysay ng aking pananalig sa Diyos kung nakikita ko mga anak ko nag-aaway-away dahil sa pera? Anong saysay ng sumapi ako sa simbahan kung nakikita ko rin naman maraming mga makasalanan kahit na sila'y mga Kristiyano? Anong saysay? Ipinagdiwang natin, 400 taon na tayong Kristiyano dito sa Pilipinas. Pero wala pa rin katapusan ng korupsyon, patayan, awayan, kasinungalingan. Opo mga kapatid, dumarating ang araw, sandali sa ating buhay, nawawalan tayo ng pag-asa at katulad ng mga alagad, gusto na lang natin umalis. Gusto na lang natin talikuran ng lahat. Alam niyo po, yung lugar daw ng Emmaus ay sa kanluran ng Jerusalem. At ang kanluran, alam natin, ang paglubog ng araw. Di ba tinuro po sa atin, ang araw sumisikat sa silangan at lumulubog sa kanluran. At ganun na nga, ang mga alagad, yung dalawang alagad, naglalakad sa paglubog ng araw. Ang tinitignan nila, ang lumulubog na araw. Kaya nga't kahit katabi na nila si Jesus, hindi pa rin nila makilala siya. Mga kapatid, ang ating mabuting balita ngayon, hindi tayo iniiwan ni Jesus kahit iniiwan natin siya. Hindi tayo iniiwan ni Jesus kahit tumatalikod na tayo sa Kanya. Hindi tayo iniiwan ni Jesus kahit nawawala na tayo ng pag-asa sa buhay. Siguro kaya ka nandito ngayon sa simbahan na ito, baka yung iba sa inyo napadpad lang, gustong sabihin sa iyo ni Jesus, huwag na huwag mong iisipin na iniwan kita. Huwag na huwag mong isipin na nag-iisa ka lang sa buhay. Hindi ibig sabihin dahil may sakit ka ngayon, dahil namatayan ka ngayon, dahil nahihirapan ka sa buhay ngayon, hindi ibig sabihin yan
tinalikuran ka na ng Diyos. Sapagkat kailanman, hindi tayo tatalikuran ng Diyos. Pero paano po yun, Father? Eh, ito yung pakiramdam ko eh. Pakiramdam ko talaga, mag-isa lang nga ako sa buhay ko ngayon. Pakiramdam ko, hindi dinidinig ni Jesus sa sareno yung dasal ko. Ang tagal-tagal sagutin. Pakiramdam ko, parang hindi na matapos-tapos ang problema ko sa buhay. Ang ikalawang nais ipabatid sa atin, hayaan mong paliwanagan ka ni Jesus sa sareno. Hindi lang tayo sinasamahan ni Jesus sa sareno, pinapaliwanagan din niya tayo. Ano ba ibig sabihin nun? Sana matuto din tayong makinig. Lagi ko pong sinasabi ito sa mga nagpupunta dito sa Quiapo. Pag nagdadasal tayo, huwag lang tayo nagsasalita. Pag nagdadasal tayo, huwag lang tayo ang nagsasalita. Huwag lang sana yung pagpasok niya sa simbahan, habang nakaluhod kayo o naglalakad pa kayo ng paluhod, habang nakatingin kayo kay Jesus sa sareno, iniisa-isa natin lahat yung dinadasal natin. Opo, okay lang yun. Sabihin mo sa Kanya ang laman ng puso mo. Sabihin mo sa Kanya yung mga tampo mo, yung mga sama ng loob mo, yung mga problema mo. Pero mga kapatid, gaya nung dalawang alagad, hayaan din natin kausapin tayo ni Jesus Nazareno. Kapag nagsasalita sa banal na kasulatan, kapag tayo nagsisimba, naririnig niyo po yung mga pagbasa, kinakausap tayo ni Jesus Nazareno. Sa pagninilay ngayon, sa pamamagitan ng mga pari, kinakausap tayo ni Jesus Nazareno. At kapag tumatahimik tayo, lalo na kapag taimtim natin sinasabi sa Kanya, ano po ang gusto ninyong sabihin sa akin? Ano po ang gusto ninyo sa akin? Alam niyo mga kapatid, kakausapin kayo ni Jesus sa sareno. Huwag niyo lang sabihin sa Kanya ang gusto ninyo. Hayaan niyo ring sabihin niya ang gusto niya sa inyo. Katulad ng nangyari sa dalawang alagad, doon lang nila naintindihan ng lahat. Pinaliwanag ni Jesus sa sareno lahat. Para bagang sinasabi nga niya, wala namang bago. Sinabi ko na sa inyo yan. Magdurusa ako. Mamamatay ako. Pero muli akong mabubuhay. Hayaan nating paliwanagan tayo ni Jesus sa sareno. Huwag kayong uuwi ngayon nang hindi kayo tatahimik sandali. Humarap kayo sa Kanya. Tanungin niyo siya, mahal na pong Jesus sa sareno, ano pong gusto niyo sa buhay ko ngayon? Mahal na pong Jesus sa sareno, tulungan niyo po akong maliwanagan para maintindihan ko ang nangyayari sa buhay ko. Naniniwala ako mga kapatid, yan ang isa sa pinakamagandang biyaya na pwedeng ibigay sa atin ni Jesus sa sareno. Hindi lang niya tayo sinasamahan, pinapaliwanagan din niya tayo. Nasabi ko na po ito nung isang araw. Ang tao raw na mas nakakaintindi, ang tao raw na mas marunong, ay yung taong laging nakikinig. Pag ikaw lang daw lagi ang nagsasalita, walang madadagdagan sa alam, sa kaalaman mo. Kasi pag nagsasalita ka, ang sinasabi mo lang yung alam mo. Pero kapag nakikinig ka, may nalalaman kang hindi mo alam.
Kaya, paminsan-minsan, matuto din tayong makinig. Hindi dahil matanda ka, hindi ka na makikinig sa bata. May matututunan ka rin sa mga bata. Mga bata, makinig din tayo. Kahit na minsan pakiramdam mo mas matalino ka sa mga matatanda dahil mas marami ka ng alam, dahil ikaw na ang kumikita, dahil ikaw ang mas malakas na ngayon, makinig ka rin sa mga nakakatanda. Yung dalawang alagad, marunong silang makinig, buti na lang. At dahil doon, pinaliwanagan sila ni Jesus sa Sareno. Ulitin ko, huwag po kayong uuwi, aalis ng simbahang ito, nang hindi nyo tinatanong si Jesus sa Sareno kung ano rin ang gusto niya sa atin. At ikatlo, hindi lang tayo sinasamahan ni Jesus sa Sareno. Hindi lang tayo pinapaliwanagan ni Jesus sa Sareno. Tayo rin ay pinababalik ni Jesus sa Sareno. Katulad nung nangyari sa dalawang alagad, umalis na sila ng Jerusalem. Patakas na sila. Paalis na sila. Pero bakit sila sinamahan at pinaliwanagan? Sa bandang huli, nagmamadali na silang bumalik sa Jerusalem. Yung Jerusalem na akala nila lugar ng pagkatalo, yun pala ang lugar ng katuparan ng plano ng Diyos. Sa Jerusalem, doon pala sisikat ang araw. Aalis sila sa Emmaus, kung saan lumulubog na ang araw. Bumabalik na sila kay Jesus sa bagong Jerusalem, kung saan sumisikat ang bagong araw. Mga kapatid, pinababalik ka rin ni Jesus. Baka nga kaya nandito ka ngayon sa simbahan na ito, pinabalik ka niya. Kasi may gusto siyang sabihin sa iyo. May gusto siyang ipagawa sa iyo. May gusto siyang ipabitawan na sa iyo sa buhay mo. Ano kayang kasalanan yung dapat mo nang bitawan? Kasi yan ang nagpapahirap sa buhay mo. Ano kayang galit na hanggang ngayon dinadala-dala mo pa rin? Kaya tuloy nabubulag ka sa liwanag ng Diyos. Kaya tuloy hindi ka gumaling-galing. Kaya tuloy hindi kayo magkasundo sa bahay. Kaya tuloy parang wala kang gana sa buhay. Pinababalik ka niya. Pinababalik tayo sa Jerusalem. Pinababalik tayo sa kalooban ng Diyos. Opo, mga kapatid, may pagdiriwang lang natin ng tunay ang muling pagkabuhay kung hahayaan nating itong tatlong bagay na ito ang gawin sa atin ni Jesus sa Sareno. Sinasamahan ka niya, pinapaliwanagan ka niya, pinababalik ka niya. Sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ni Jesus na Sareno, na ayaw niya tayong manatili sa paglubog ng araw. Ang gusto niya, tayong lahat, makita ang pagsikat ng araw, ang tagumpay ng liwanag at buhay ng Diyos. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanmay hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches, at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid natin nangangailangan ng panalangin at mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulong nakapiling na iyong anak sa daan tungo sa Emmaus, patatagin mo kami, Ama, sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inialay ang aming mga panalangin. Ituhiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambayanang natutuwa ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan,
Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nagahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, hayaan nating paliwanagan tayo ni Jesus. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung nagdududa kami sa inyong kapangyarihan at pagmamahal. Patawad po kung kami tumatalikod, tumatakas sa aming mga responsibilidad at pagsunod sa iyo. Liwanagan niyo po ang aming mga puso at isipan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesucristo, muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sung Kristo ay nabuhay, Alleluia. Lubos ngang nagtagumpay, Alleluia. Sa lahat niyang kalaban, Alleluia. Magalak at magdiwang, Alleluia.
Kristong Jesus natin. Alleluia. Narito na't kapiling. Alleluia. Siya'y muling pagkabuhay. Alleluia. At walang hanggang buhay. Alleluia. Tayo ay nabubuhay. Alleluia. Sa Espiritong bigay. Alleluia. Ni Kristong nagmamahal. Alleluia. Sa Diyos Amang banal. Alleluia. Ang mga kasalanay. Alleluia. Nabaon na sa hukay. Alleluia. Sa pag-ibig sa kapwa. Alleluia. Tayo'y di nagsasawa. Alleluia. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa simbahan. Salamat din po sa inyong tulong, mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng pangayuda, mga bigas, delata, noodles, para sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating tumulong at magbalasakit sa ating kapwa. Huwag po tayo mawawalan ng pag-asa. Muling nabuhay si Jesus sa Nazareno. Hayaan nating samahan niya tayo, paliwanagan niya tayo, at pabalikin niya tayo sa kanyang puso upang matagpuan natin ang kalooban at biyaya ng Diyos. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumukup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpasawalang hanggan.
Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.